today's vlog, share ko sa inyo yung pregnancy journey ko. I-share ko yung experience ko for the past few months, ano ba yung nangyari. So, this vlog medyo mabigat, pero unti-unti namang nakaka-move on. So, doon muna tayo kung paano ko nalaman buntis ako. May mga months talaga na delay ako, like 2 days to 5 days or minsan pa nga 10 days. Siyempre, nagpipiti ako para makasigurado nga kung buntis or hindi. Kasi sobrang tagal. Minsan pinakamatagal ko 10 days, ganun. So, ayun nga, puro negative lang siya. So, one day, habang nagbabrowse ako sa YouTube, merong suggest video doon si Sheena Halili. Tapos pinanood ko siya. Yun yung about pregnancy niya. Kung paano niya nalaman na buntis siya. So pinanood ko yun. Tapos napaisip ako na delay nga ako ng mga 2 days to 3 days ata. Basta ganyan. Tapos so, merong pagkakasimilar sa nararamdaman niya, sa nararamdaman ko. Bukod sa delay, yung kanya, parang insane siya lagi sa asawa niya. Tapos ako naman, miss din ako pag umuwi yung mister ko galing trabaho. Ewan ko, parang iritang-irita ako sa kanya, iinis ako, kaya nagagalit siya. Minsan nag-aaway kami. Tapos sa pansin ko, nagkaroon din ako ng body acne. Like dito sa braso ko, ayan, ang dami kong acne dyan. Hindi pa rin siya tatanggal hanggang ngayon. Sa likod, meron konti. Then, ito sa dibdib. Ayan, nakikita nyo. Marami din siya. Hindi pa rin siya natatanggal. Tapos may ilan-ilan lang na malalaking patubo-tubo, ganun. Tapos naramdaman ko rin nga para masakit yung puson ko, yung parang magkakamens ka, ganun. So, kinabukasan, bumili na ako ng PT para matry ko na ulit siya ng kinabukasan ng umaga. At sabi nila, umaga daw yung best na mag-PT para mas accurate. So, nag-PT na nga ako and hindi ko alam kung ano i-re-re ako kasi ito yung lumabas. Dalawa yung binili ko ah, kasi para sure. Tapos, ito yung lumabas. Ayan. Dalawang line siya. Ayan, dalawa yung line. Matingkad yung una, pero yung mga pangalawa niya, medyo fade. So, hindi ko lang nare-react po kasi nasyak ako, tapos naiyak ako. Tears of joy, kumbaga. Kasi sa tagal-tagal lang inintay, dumuting na yung blessing namin. Gusto ko sana surprise. Yung meron ba yung may ultrasound na para syempre, kita mo na boom po na may baby na. So, dito na yung part na medyo mabigat. Pero, okay naman na, naka-move on na paunti-unti. Syempre, di naman ganun kadali yun. Syempre, nasa nagproseso yun ng pag-move on. After 1 week, so doon ako nag-decide na magpa-check up. Pinalipas ko muna yung linggo kasi nga baka medyo maaga pa, hindi pa makita sa ultrasound. So ito na nga, the after 1 week, pumunta ako ng clinic, nagpa-check up ako, check up, and then ultrasound. Tapos sa ultrasound, kasi parang feeling ko mahigit 1 month na, wala pang nakita sa ultrasound. So, ang findings lang, makapal yung uterus, tapos may nakitang cul-de-sac. Isa din yun makikita sa uterus mo, nabuntis ka nga. So, direct ko sa doktor na i-blood test lang ako kasi doon talaga mas accurate kung malalaman na buntis ka. Then, blood test ako, kinuhaan ako ng dugo, tapos lumabas na yung result. Ayun nga, mataas yung SCG. Basta, nakalimutan ko na parang ganon. So, doon nalaman na buntis na ako. So, kung nagtaka ako, bakit ganon? Kasi lagpas 1 month na, ba't walang nakikitang sa ultrasound na bilog na itim, tapos meron pa ulit sa loob. Na bakit hindi po siya nakikita sa ultrasound? Kasi alam ko may higit 1 month na. Ayun, sabi naman ng doktor, meron talagang case na gano'n na minsan, late nga siya. So, ang ginawa, pinabalik niya ako after 2 weeks ulit. Pero binigyan niya muna ako ng mga vitamins. So, fast forward, bumalik ako after 2 weeks, check up ulit, ultrasound. Then sa ultrasound, may nakita ng gestational sac. Yung gestational sac, ayun yung sa uterus na makikita na may itim. Kilalagay ko dito kung ano yung tsura nun. So, ayun, maliit lang siya, pero wala pa rin siyang, dapat sa loob daw ng gestational sac, meron ng yolk sac, fetal pole, at or fetus, heartbeat, gano'n. Sabi ng OB, hintay pa ulit kasi nga, yun nga, may gano'ng talagang case na nililate. So, ako, pag-uwi ko, siyempre, hindi lang maging iwasan maging emotional kasi bakit nga ganun? Hintay nyo ng matagal, ito meron na may blessing ka, pero bakit parang ganun? Parang may kulang pa rin. Tapos, edi nag-search ako, ganyan-ganyan, bakit ganun? May na-search akong blighted ovum, may napanood ako. Sinerch ko siya kung ano yon. Tapos, kung hanggang ilang weeks. Eh, meron naman ako na mabasa na after 7 weeks, bigla na lang may nabuo, meron ng baby sa loob, nagkaroon ng heartbeat. So, eh, di positive lang ako. So, iniisip ko, ganun, baka nga late lang. Pero, syempre, sa loob-loob ko, medyo nakakalungkot nga. Kasi nga, sa tagal lang hinintay mo, namin.
So fast forward ulit, after 2 weeks na yung last check-up, tapos ultrasound. Tapos based dun sa ultrasound ko, 6 weeks and 6 days na ako. So bali, parang kinabukasan nung 7 weeks na. So uli ultrasound ulit. Tapos nakita sa ultrasound ko, gestational sac pa lang siya sa 7 weeks. Pero dapat daw nun, meron na siyang yolk sa heartbeat, ganun. Kasi nga 7 weeks na rin eh. So sabi nung OB ko, sign out. Basta parang sa pagkarinig ko, sign out. Sign out niya na ako. Wait lang. As blighted ovum. Yun yung blighted ovum, yun yung na-search ko na unembryonic pregnancy. Dun sa buong pagbubuntis na yun, meron siyang gestational sac. Hindi ko alam, Tagalog na parang placenta ata. Pero, wala siyang fetus sa loob. As in, plain. Plain lang na bilog. So, ayun nga, sabi nga nung OB, blighted ovum or unembryonic pregnancy. Sa akin, parang bago lang yun sa pandinig ko. Kasi ang alam kong dalawa lang ang klase ng pagbubuntis na alam ko. Yung normal, tsaka yung isa, yung ectopic pregnancy. Yung hindi siya sa matres mo nabubuo. So, yun sa akin, blighted ovum daw, binigyan na ako ng gamot na i-insert ko sa vaginal part para bumuka yung cervix ko, tapos mag-bleed para hindi na ako i-admit i-DLC or yung tiyatawag na raspa. Paglaba siya, dugo lang siya, parang natural na regla na medyo malakas lang ganun. So yung blighted ovum or your unembryonic pregnancy, may symptoms din na nararamdaman doon. Ako, after ko kumain sa gabi, as in, gustong-gusto ko na matulog, naniningkit na yung mata ko sa antok. Tapos isa pa mga 4 to hanggang 6, parang nahihilo yung mundo ko ganun. Medyo nasusuka pero nagkikendiak para mapigilan. Tapos itong braso ko, ayan, ang daming pimples na tumubo. Hanggang ngayon nandito pa rin siya. Tapos sa dibdib din, meron. Based to sa nabasa ko sa Google, yung blighted ovum and unembryonic pregnancy, yung sperm at yung egg cell nag-meet and then nag-fertilize siya sa uterus. Pero hindi siya nabuo, hindi siya na-develop. Kaya ang tawag sa kanya, blighted ovum or unembryonic pregnancy. Or sa Tagalog, ang tawag daw doon is bugok na pagbubuntis. Magpa-check up muna tayo bago mag-plan magbuntis para makasiguradong magiging healthy yung baby, yung na mabubuo talaga siya, madedevelop. So, ayun. Yung sa asawa ko, sabi niya, okay lang yan kung hindi naman para sa atin. Eh di, hindi para sa atin. Lahat na inisip ko, bakit nga ganun, hindi nga talaga siya nabuo. Patagal-tagal nga lang hinintay namin. Yun nga, wala naman kaming magagawa. Kaysa mahintayin pa namin ng magtagal yung pagbubuntis ko na wala namang nade-develop, baka mas delikado na sa akin. Kaya, nirequest na na i-raspa na nga ako para matanggal na yung dugo para maraos na rin sa lahat. Sabi naman ng family and friends na baka hindi para sa amin, baka may ibang plano si Lord. Sa lahat, inisip ko na. So, ngayon, marami akong mga friends na or kababata dyan na nalaman ko na bunti sila, pinapuusan nila na yung mga malapit sila, mga anak na sa second trimester na sila. Naiingit ako. Ano sila? Nagtuloy yung pagbubunti sila. Naiingit ako mag-post ng ganun. Kasi sana, nag-post na rin ako ng na-post ko na rin sana yun. Yay! May blessing na kasi ang tagal nga namin hintay. Pero, ayun nga, hindi nga siya na-develop. Ni nung first trimester nung pagbubuntis ko, hindi ko man lang na-announce. Ang mga sinabihan ko lang, immediate family lang, sila mama, tapos ibang in-laws. Kasi nga, gusto ko, pag-ilan lang siya, may mapakita ko ultrasound, makita na buo na yung baby, pero wala. So, ayun, tinanggap na lang namin paunti-unti. Kasi naman, na-develop nga siya, pero kalagitnaan, biglang tumigil. Mas masakit yun, kasi meron ng baby, may nabuo na, tao na siya.
So, mas masakit para sa akin yung kung inaras pa ako, tapos kasama ni baby. Siyempre, ilagaan mo na ilang buwan, tapos mawawala lang ng ganun. So, parang blessings din. Blessing in disguise din, hindi siya nabuo para hindi na kung mahirapan na baka sakaling pag nasa second trimester na, doon naman siya tumigil mag-develop. So, ayun, meron naman talagang reason kung bakit lahat nangyayari yun. Balik kung mapapanood nyo to, na ano na ako, naraspa na ako 2 weeks ago. Ngayon ko lang siya na-share kasi nagpapahinga pa ako para hindi ako mabinat. Kasi sabi nila may binat ngayong raspa. Kaya kaka-stress masyado tong pandemic na sobra na. Sana matapos na, sana maging safe na mundo, lahat. Salamat sa mga friends, family na nag-pray and nag-comfort. Salamat. Thank you sa inyo kung napapanood nyo naman to. Sa next vlog, yung topic natin is about yung DNC procedure ko or yung raspa. Kung may tanong kayo or kung meron kayo experience din about dun sa procedure na yun, i-comment nyo lang, isama natin sa vlog para mapag-usapan natin. So, ayun, thank you sa pakikinig, thank you sa panonood, and please don't forget to subscribe for more vlogs, and thank you! Bye!